guys, welcome to my vlog. Bale, araw na Linggo ngayon. Wala tayo sa project. Gagawin natin papakita ko sa inyo kung paano ako maghasa ng bleed ng electric planer. Mapurol na siya, so kailangan ng masahin. Papakita ko sa inyo guys kung paano siya baklasin at paano siya ibalik ulit. At saka tuturo ko na rin sa inyo kung paano yung paghasa. Bale, yung planer ko na yan, luma na yan. Mapapansin nyo, yan, makita, halos di na makita yung ano eh, yung brand nya. Yan, nagalumaan na kasi. Pero dahil may alam tayo sa pag-aayos, pagkukumpuni kahit paano, eh, okay pa rin naman, gumagana pa rin naman. Maganda pa rin naman yung pinapakita niyang servisyo. Samahan nyo ako guys, baklasin na natin. Blade nya guys, bali dalawa yan, so kailangan natin baklasin pati yung isa. Saka pala guys, gumagamit ako ng ano, may magnet ako lagi pag nagbabaklas ng planer. Dito ko dinidikit yung mga ano, mga tornilyo para hindi mawala. Minsan kasi pag nagkalat yan, mahirap nang hanapin. So ayan guys, baklas na yung dalawa. Nanggal na yung blade nya. Dito naman tayo. Bali ito, babaklasin natin to gamit yung Phillips screw. Saan na ba yun? So ito. Tornilyo yung maliliit. Yan, didikit mo lang yan sa magnet para hindi mawala. Guys, baklas na. Bale, ito yung pinaka-blade nya. So, ito yung hahasahin natin kasi mapurol na nga. Yun. Saka pala guys, pag ano, pag may planer kayo, dapat eh lagi kang may spare na blades. May extra blades. Yan. Meron ako ng extra. Kailangan mo ng extra kasi pag mapurol na yung isa, palit mo lang yung isa. Para mabilis yung trabaho. Saka isa pa, pag bumili kayo ng blade, yung ano na, yung medyo ano na ba, yung original, kumbaga original, para matagal bago siya pumurol. Kasi nakakaabala yun guys, pag hasa ka ng hasa, mabilis mapurol, eh wala din, maabala ka lang. So yun. Tapos ito, ito yung pinaka-guide nya. Pansin nyo guys, luma na. Dito natin ilalagay yung blade. Ito yung pinaka-guide niya pag naghasa ka. Yan, ganito guys. Lagay mo lang siyang ganun. Yan. Yan. Tapos kailangan mo siyang higitan ng konti lang naman. Hindi masyadong maigit. So yan guys, pag nagkabit kayo, siguraduhin yung nakadikit yung ano, dito sa may stopper niya, yung blade. Pati doon sa kabila. Yan, nakadikit yan. Paloob, paloob. Tapos yung blade, dapat naka-align yan. Kumbaga ito yung ano niya, pinaka-blade niya, naka-align siya. Yung blade naka-align pa ganun. Huwag yung papaliktad. Ganyan, dapat naka-align. So, umpisan na natin sa inyong blade ng electric planer.
guys, pansin nyo yung ano, yung blade. Bale, nakalapat na siya sa hasaan. Ayan o. So, ang gagawin mo na lang, hasain mo na lang siya, tutulak mo na lang siya. Ganun. Kasi hindi mo na kailangang iangat yan. Kasi, kumbaga yung guide niya, may guide na siya eh, nakaguide na siya. Kumbaga, tutulak mo na lang. Ayan. Hasain mo na lang siya hanggang sa makuha mo yung talim. Yung talas niya. So, yun guys. Ito na siya guys. Okay na. Nakuha ko na yung talim na gusto ko. Ayan. Okay na. So, baklasin na lang natin. Baklasin tapos saka natin kakabit ulit dun sa ano, electric cleaner. Guys, pag ako naghahasa ng blade ng planer, ayan, nabaklas ko na siya. Inaano ko rin yung katapat niya dito sa kabila. Kabila, ito. Nandito yung hinasa natin, oh. Ayan. Ngayon, dito sa kabila, pinapantay ko rin yan dito. Dito sa may, ano niya, dito. Gamit dito kasi ito, banda na ito ng sharpening stone, tuwid yan. So, iano ko lang ba? Papantay ko lang yung sa likod niya. Ganito. Ayan. Ayan. Para pumantay yung ano, talim. Yun. Okay na yun. Tapos yung isa. Ayan. So, yung mga video ko guys, ay para lang sa mga baguhan. Yung mga hindi pa marunong maghasa dyan ng ano, planer. Ganyan. Para makakuha rin sila ng idea. Kung paano, at least makatulong man lang, di ba? So, yan. Kabit na natin. Guys, kung pansin nyo, yung pagkakahasa na ito, dito banda, diretso, pero sa bandang gilid, medyo bumaba siya. May kurba siya. Ganyan ako maghasa. Diretso dito, pero sa dalawang dulo, medyo nag-curve siya. May curve yan, gawa ng pag kinabit mo sa planer, pag nag-planer ka na, kinabit mo na yung planer, yung tatamaan na kahoy na yung bandang dulo dito, hindi siya gagawa ng markings. Kumbaga, hindi siya mag-o-onse. Kadalasan nangyayari guys, pag tuwid na tuwid yung ano, tuwid diretso, pag yan ginamit mo, nag-planer ka, yung mga ano niyan, dugtungan niyan, kitang-kita. May mga markings yan, parang yung edging yan, nakikita yung mga edge nito. Kaya ako ginanyan yan, para pag nag-planer ka, wala talaga, hindi mo makikita yung pinaka-edge niya. So, yan guys, sana may natutunan kayo. Binalik natin yung blade guys. Ito yung para sa ano niya, para makuha mo yung kung gaano kalalim yung ano. Ito yung may guide siya. Guide. Para makuha mo yung saktong sukat. So yan siya guys. Kailangan nakadikit dito. Dikit yung blade na yan, tulak mong pa ganun, papasok. Ganun din dito. Yung ano niya. Dapat, nakadikit din dito. Para makuha mo yung pagkapantay niya talaga. Para hindi siya, ano, sabingi. Ayan. Ayan, pantay na siya, nakadikit din dito. Doon ka na maghihigpit. Yung tamang higpit lang, hindi mo siya kailangang higpitan ng napakahigpit. Yung tama lang. Okay na yon. Ganun din dito sa kabila. Tamang higpit lang. Ayun, okay na yan. So yun guys, ito yung gamit nito. Kasama na to, pag bumili kayo ng planer, meron ng ganito. Ayan, ito naman sa isa. Ulitin lang natin guys, kung ano yung ginawa natin sa isa, ganun din dito. Okay na, nakadikit na lahat. So, higitan na natin. Ganito guys, ang yung hawak ko. Para doble yung ano mo. Ayan o, ganyan. Tulak niya ito. Saka ito. Baganan. Tapos higpit. Tamang higpit lang. Ayan, so okay na. Okay na, check natin kung sadyang... Ganito ginagawa ko guys, para na ano, na-assure ko na perfect yung pagkakalagay ko ng blade. Yung sukat. Kumpantay nga talaga yung dalawang blade na to. Ito. Bale-baliktaran. Ito yung isa. Babaliktarin ko lang yan. Tapos ito. Tatapat ko lang ng ganyan. Ngayon. Sa bilaan.
para ma-check ko kung okay nga. Ngayon, dito nakadikit yung dalawa. Ito ah. Hope guys na ano, nakikita nyo. Yan, yung blade nakadikit dito sa may ano, bakal na isa. Guide ng ano, isang blade. Yan, nakadikit yan. Ngayon, titingnan ko dito sa kabila kung nakadikit din siya dito. So, yan guys. Pareho silang nakadikit. Nakadikit pareho. Sana guys, nakikita nyo. Yan. So, ibig sabihin guys, okay yung ano, pagkakakabit. Pantay na pantay siya. Yun yung ginagawa ko guys. Yung isa naman, pwedeng ganito. Tapat mong ganyan. Makikita mo guys, dito sa may, ano niya, dito. Groove niya, kanal niya. Makikita mo guys, o yun. Tapat na tapat. Tapos dito. Subukan natin yung isa. Yan. O, ayun guys, o. Hope na nakikita nyo guys, tapat na tapat siya dito sa may kanal niya. So, kabit na natin. Siya nga pala guys, pag nagkakabit pala kayo ng ano, nito, blade. Ito ah, pag kinakabit nyo, iwasan nyo, baka mamaya baliktad yung pagkakalagay niya nito. Dito, saka dito. Yung baliktad ba, yung ganito. Yung ganito siya. Yan. Hindi ganyan guys. Dapat ganito. Ayan. Ayan yung pagkakaiba. Hope guys na ano. Ayan. Ito yung tama. Ganito dapat. Huwag ganito. Yun lang guys. So, kabit na natin. Ayan. Tapos, lagay na natin yung plate. Dito na yung mga ano, accessories niya. Ayan. Pag nag-ihigpit ka na ito guys, ganun din, yung tamang higpit lang, huwag mo masyadong higpitan. Kailangan mo lang siyang balansin dito. Ayan, tapos higpitan mo lang ng konti. Okay na yun. Ganun lang, huwag yung masyadong maigpit. Ayan, okay na. Dito naman tayo sa isa. Bali ganun din, uulitin mo lang yung ginawa mo dun sa kabila. Ayan. Ito na yung mga ano niya. Ito, ito niya. Balik lang natin. Guys, naibalik na natin yung blade. Yan. Okay na ulit. Ingay dito sa amin. Malapit kasi kami sa highway. O, ayan. Okay na ulit gamitin, guys. Taalas na siya. So, ano pa ba? Yun, guys. Ito. Pag, ano pala, guys? Pag gumagamit kayo ng electric planer, lagi nyong i-check yung carbon brush niya. Pagkatapos at ano, yung bago nyo gamitin saka pagkatapos nyo gamitin, dito lang yan sa ano nyo. Bale, ayan nyo guys, pag sa susunod na vlog ko, subukan kong baklasin tong planer na to para makita nyo kung ano yung mga nasa loob niya at kung paano yung ano maintenance nya. Hindi guys, check up natin yung mga bearings nya dun sa loob, yung armature, saka yung field assembly, yung belt, yan, mga yan. Gagawan ko na lang na separate na video yan. Ito, lagi nyong kine-check up to carbon brush. Kadalasan naman sa mga ano ganito na planer eh ano lang yan, 0.50 yung ano nito. Size nitong carbon brush na to. Kadalasan pero hindi naman lahat. Ito kasi 0.50 yung ano. Kailangan nyo i-check lagi to guys kasi pag dumating ka sa punto na kumbaga sa gauge niya, lumagpas ka na sa gauge niya, maaring masira yung buong planer mo. Eh alam nyo naman guys, mahal-mahal ng planer ngayon. So yun guys. Saka laging dapat, lagi kang may spare na carbon brush din. Kasi pag nasa trabaho ka, tapos naubusan ka,
Bibili ka pa, abala na naman yon. Para sa ano, mabilis na trabaho, dapat lagi kang may mga extra na ano, spear, mga carbon brush, ganyan, blade. So, yun guys, hope na may natutunan ka sa video na to. Paki-subscribe na rin yung channel ko. Hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang videos. Paalam! Check natin yung planer guys kung okay na. So yun guys, okay na.